Nabigla at nalungkot ang lahat sa pagpanaw ng Amir o Hari ng Kuwait na si His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Kilala sa Arab world at buong mundo bilang humanitarian leader at peace advocate. Kaya nagluluksa ngayon ang gitnang silangan maging ang mga Pinoy sa Kuwait. Napakabait po ng Amir dito. Sa loob po ng 10 taon ako dito, nasaksihan ko po kung gaano siya kabait dito po sa amin, sa mga Pilipino. Nagpahatid din ng pakikiramay ang embahada. His leadership of Kuwait and its efforts to promote peace and stability in the region along with its ongoing humanitarian interventions will always be his greatest legacy. We join the entire Kuwaiti nation in mourning the passing of the Amir. Sa pamumuno ni Sheikh Sabah, ang Kuwait ang may freest press sa mga bansa na kabilang sa Gulf Cooperation Council ayon sa Reporters Without Borders. Suportado ni Sheikh Sabah ang malayang pamamahayag. Bilang reporter ng Filipino dito sa Kuwait, for the past 20 years, talagang nakita natin ang suporta ng Amir na ito sa press freedom. Kaya talagang isang malaking kawalan ang pagpanaw ni His Highness the Emir. Makatao at malapit ang puso sa mga Pilipino. Yan si His Highness the Emir, Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Mga kabayan at isa si Demos Arienda sa mga natulungan ni Sheikh Sabah nang magka-thyroid cancer siya noong 2015. Magtatatlong dekada nang nagtratrabaho sa Bayan Palace si Demos. Kunin ko na rin ang pagkakataong ito, ang lubos na pagpapasalamat sa tulong ng Amir sa aking pagkakasakit noon. Ilang mga Pinoy ang iniligtas ni Sheikh Sabah mula sa Bitay matapos niyang gawaran sila ng Amiri Pardon, tulad nina May Vecina, Marilu Ranario, Minerva Tayag, Joseph Urbiz Tondo at Bienvenido Espino Jr. Maraming nagawang kabutihan ang yumaong Amir sa Filipino community dito sa Kuwait. Isa na dito ang huling pagbigay niya ng amnesty sa mga nawalan ng visa ng mahabang panahon at doon sa mga minor cases. Napakalaki po ang naging impact ng pamumuno niya sa ating mga migrant workers. Kami ay nagpapasalamat sa kanya, sa puso niya para sa ating mga migrant worker. Maging ang mga Filipino-Kuwaiti nagdadalamhati. Umaasa sila na ipagpapatuloy ng bagong hari na si His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ang magandang pamamalakad ng dating Amir. I am aware and I'm sure that there will be a lot of changes in the next few months in the country. We just have to wish and pray for the best. Hope everyone will pray for his soul. Nagdeklara ang Kuwait ng 40 araw na pagluluksa bilang pagbibigay-pugay kay Sheikh Sabah. Maxi Santiago, TFC News, Kuwait.